Pick pa. Yan. Iningal na naman ako. Diyos ko, di ko alam bakit laki ako iningal. Huh! Ganito na nga. LGD against Vici Gaming. The draft is already upon us, mga kaibigan. The first phase picks ng ating mga teams, Tusk and Tidehunter, sa side ng LGD. Meanwhile, Vici Gaming has managed to snatch off the Terror Blade and the Earth Spirit. Sino ba first pick dito? First pick is LGD, actually. Prioritize ng LGD yung Tusk over the Terror Blade or even the Earth Spirit. Kasi Earth Spirit, sobrang first pick material na ngayon. Kasi nga, dahil doon sa nangyari last game, sobrang hirap maglaro ng Dota pag may Earth Spirit yung kalaban mo. Kasi yung early rotations niya, mas maganda compared to sa last Earth Spirit nung 7.19. Kasi ngayon, yung stun, kahit pa nalipat to sa Rolling Boulder, yung early game, ano niya kasi, yung early game prowess niya sobrang taas. And at the same time, LGD's yung scaling din ng Earth Spirit compared to the last Earth Spirit ng 7.19 ay magkaiba. Dati, yung Earth Spirit, usually ang trabaho niya, mag-Rolling Boulder in, tapos boost lahat ng combo niya, mamatay. Ngayon, hindi. Sobrang hirap patayin ng Earth Spirit, lalo na kapag nakuha niya na yung double Tracer build. So, LGD, they will ban the classic, ano lang naman, Grimstroke. Pero Disruptor second phase dito. Disruptor ban on the second phase. Siguro pang tanggal ng control dito kay Tidehunter. At the same time, the natural counter against him is the Outworld Devourer and daming ER. And VG Gaming, tinanggal na nila yung Medusa dito just to eliminate the matchup ng Terror Blade at Medusa. Dahil kapag naglaro yung dalawang yan sa isang Dota game, Chinese Dota talaga tayo mga kaibigan, aabutin tayo 60 minutes. Ay dahil yung mga carry ay nagpo-farm lang. Pero classic kasi yung matchup na yun eh, Medusa tsaka Terror Blade. Sobrang, actually di sila nagpapansinan. Pero yung matchup na yan, talagang kailangan mong i-secure yung mga power spike mo. Ang problema naman, yung mga power spike, hindi pa rin enough yun kasi merong timings. May timing ng Metamorphosis, may timing na yung Medusa kapag may ultimate, naglalaban yan. So talagang, kaya ang reason nun kung bakit tumatagal yung mga 60-minute game, is because walang clear winner doon sa ano eh. Walang clear winner doon sa matchup between the carries. So usually nagre-rely sila doon sa mga mid laner sila. Pero even then, yung patch natin ngayon, yung mga mid laner hindi ganun kalaki yung advantage kung ikaw yung winning matchup. Example is TA versus Lina. Hindi na ganun kalaki yung panalo ni TA against kay Lina kasi yung denies, although malaki pa rin naman kasi 30% XP nawawala doon sa kabilang kalaban. Pero yung value kasi ng trading dispatch, lalo yung mga matchups na yung ganyan, si Lina na kayang makipag-trade kay TA. So, nalilimit yung clear advantage ni TA. Kaya yung mga mid laners ngayon, hindi reliable din yung matchup. So, parang bumalik tayo 7.15 eh. Yung 7.15, kung maalala nyo, puro tri-lane. Ngayon, nakakakita na naman tayo ng mga tri-lane just because of the fact na sobrang ganda ng ability ngayon to trade with the without the enemy. And at the same time, yung idea ng carry matchups. Carry matchups ang nagmamatter in this meta. Example is the Morphling Terror Blade. Madalas makikita nyo yung Morphling laging nakaban kapag pinipick yung Terror Blade. So that might be actually the pick of LGD in the second phase, Morphling. Pero medyo hindi ako magtataka kung hindi sila mag-Morphling kasi yung threat ni Kunkka sobrang taas pa rin. Yung catch pa niya, yung isa pang weakness ni Morphling kapag meron kang way to catch him in this game, yung X marks nga ni Kunkka, ay madali lang sundan yung Morphling. And Vici Gaming, nakita ko na itong draft na to, classic Terror Blade Kunkka. Ang hirap actually i-deal nung ganyan lineup. And wala na nga rin yung counter in the form of OD and mukhang may nagbabalik. Ayan na, the one and only Kuya D. Yeah, ayan, nakikita nyo na yung paa. Ayos ba, ang ganda ba ng paa niya? Pagod ka. Nakakahingal lang yung pagkakita ng third floor. Hindi naman ako napagod. Ako napagod ako eh. Hindi kasi ako nagnanood ako ng mga video ng aking eSports Hero. Ah, sino ba yung eSports Hero na yun? Shroud, the best PC gamer ever! Shroud, sa ano na, CSGO. Nagpa-PUBG pala yun, no? Nagpa-PUBG nga ba Shroud? Lahat ng laro na may tutok si Shroud. Nag-Fortnite din pala yun. Basta lahat, siya pinakamagaling, the PC gamer ever. The king of Reddit. Oo, actually. Nanonood ako dati nun, ang talas ng ano nun eh. Mga Reddit clips nun eh. Grabe yung mga CSGO player natin. Pero ito, Vici Gaming. Ay, LGD. Lion, Tidehunter, Taskar. Ay, Tasking? Oo, Tasking. Si Tasking daw, si FY. Si Boss FY. Si FYG. Ito, Lion, classic kay ano, Terror Blade. Fingerin mo bago mag-Xander. Ay, pwede.
Terrorblade first pick ang BG Gaming. So inagaw na nila yung piro ni Ame. Naisip ko nga baka mag-morphing na sila dito or anti-mage. Kaso medyo ano na yung anti-mage, may kuha ka na eh. Paano, 5 seconds remaining. Paano pag nag-spell shield ka, in-X-mark ka ni Kuha, na-X-mark din sarili niya? Oh. Paano pag in-X... Basta para siya Lotus Orb. Paano pag in-X, pinindot ni Kuha yung X, babalik din siya? Hindi, hindi niya control yun. Ah. Full na yun actually, full duration yun na 4 seconds. Weird nga eh. Yun lang yung kaya sa isang skill na lamang si Kuha. Bakit? Kasi 4 seconds. Hindi, kasi sure na babalik siya eh. Ah, sabagay. Hindi siya mapapahamak. Actually, mapapahamak siya. Kunwari, in-X niya yung anti-mage, tapos within 4 seconds, nandun yung makakampi ng anti-mage. Mapapahamak siya doon. Pero ang nakakatakot kasi sa matchup 8 seconds kasi yun sa alay. Hindi, 4 seconds. Kasi galing kay anti-mage yun. Diba? Enemy pa rin niya yun. Okay, okay. Got it. Pero ang nakakatakot kasi doon, kapag nag-SP first item yung anti-mage yun, wala kang kawala kay Kuha doon. Hindi mo naman makikita saan galing yung X marks eh. So, mahirap pa ng laro yun as DAM. So, as much as possible, iniiwasan mo yung ganung bagay. Pero, pwede pa naman Morphling yung LGT, actually. Kasi classic to eh, Morphling TB. Medyo favorable yan kay Morphling eh. PSG LGT Dark Seer. Dark Seer? Medyo tagalit na yung Morphling natin ha. Kung ka plus Dark Seer na to. Kailangan nilang medyo matinong carry. Pero wag lang Juggernaut, please. Kasi si Juggernaut maganda kay Dark Seer eh. Kaso overall, question mark siya eh. Hindi ah, depende yan kung sino gumagamit. Pag EG lang naman Talonggis yun eh. Pero si Ame yan eh, kahit anong ginagamit niya. VG Gaming's turn to Juggernaut. Ayan na, papatunayan. Hindi, actually, hindi naman masama talaga yung Juggernaut. Wala malakas kasi, na carry si Jug. Wag kang mag, wala ka lang, wag, don't hate the hero, hate the player. Malakas naman, malakas naman. Alam mo, marami naman kasi pwedeng gawing pagbabago eh. Yung Juggernaut kanina ni RTZ, walang Manta, walang BKB. Fury, SNY yun, walang defensive item sobrang, yun. Sobrang sama nga nung ano eh, pakiramdam ni RTZ kasi trinay niya na lahat. Nag-Mjolnir Manta na siya, nag-Battle Fury na siya. Hindi, parang sa particular na laban, may mga specific naman na item. Tama yan, hindi pa, hindi naman heavily reliant sa hero alone. Yung kanina actually mas gugustuhin ko pwedeng gawing dami mo pwedeng gawing adjustment inside sa laro, sa laning, pwede mo bigay lamang na lane, pwede mo alam mo yun. Juggernaut yan, LGD yan, LGD. And si Juggernaut naman ano yan eh. Mer hybrid, medyo hybrid to si Jug eh. Kasi meron siyang Blade Fury, so he has a way to deal with the Darkseer, the Kuha, and the Terrorblade. Medyo matchup based kasi si Juggernaut, and in this game, medyo maganda nga. Eh, it's Ame nga, playing the Juggernaut. So, ibang-ibang ano to. Ibang-ibang ibang Juggernaut. Liga, ganun. Oh, ibang liga. Nasa ibang division. Kumbaga, RTZ Juggernaut, ito daw yung Ame Juggernaut. Siguro nandun pa sa tuktok na kawalang hanggan. Okay, so tignan na natin yan, ha, mga kaibigan. Kung anong chill build, chill casting. Indian Seed Gaming. Indian Seed. Feeling ko pakita mo yung ano, may pink mo sa Batos ulit. Eh. Okay lang yun. Napakaganda na sa Batos. Seryoso, real talk. Ang ganda ng pagkakulay pink niya. Siyempre, susot ba tayo ng mga hindi magandang shoes? Pero mura lang ito eh. Magkano, Ben? Trainers lang ito eh. Flyknit trainers ng Nike. Nasa magkano nga yun? Black pink. 5K? Oh, pwede na. 5-6K. Mga nasa usual range yung ano no, sa Batos, mga pressure. Ano to, normal shoes lang to. Hindi kasi ako no, hindi ako mahilig sa... Ano tawag doon? Hindi ako mahilig sa Batos. Hindi tayo... Easy boys. Nila sneakerhead Calvin na... Ngayon, nagbabrowse ng mga 40K na sa Batos. Heist! Hindi ko kaya yung mga... Hindi natin kaya yung mga... Wala tayong pira. Meron nga si ano si Boss Nate dati, tumitig yung mga 100K na sa Batos. Ay, ibang level yun si Nate. Ibang level yun si Nate. Nasa ibang liga, para si Ami. Ibang liga yun. Ito, pinan na yung Oscar para lang malawag yung Kuha ni ng VG Gaming. Ano mid lane ni Maybe Rito? VG Gaming's turn to... Inverso! Oo nga, nakalusot dyan ah. May first pick TB, tapos nakalusot yung Timber. Tapos si Kuha pa yung matchup niya. Sobrang favorable sa kanya nun. So, tuwan-tuwa si Maybe Rito. Oo, wala rin magic version kabila eh. Wala silang magic oh. May silence eh. X-mark sila pero walang magic. Darkseer, Ion Shell lang. Pero wala yun, negatable yan pag nag-hood of defiance yung ano yung Timber. Ito yung mga moments ni Maybe na ano, yung pag-last pick siya. Yung parang si Maybe kaya side. Gagamit yan? Oh, si Maybe yan. Medyo ano niya rin yan eh. Medyo hero niya rin yan eh. Parang sa true side, di ba? Nung pinili niya yung Kuha. Ang angas nun. Kuha. Parang ganyan yung mga moments na yun ni Timber. So. Oracle. Na ako? Alam na ako, Edy. Puputark yung mga ano na yan. LGD to, 2-0. Oo. Bukod sa bias ako sa LGD. Ako walang ka-bias-bias sa LGD. Kasi draft pa lang eh. Ano nyo naman, mahilig ako sa... Bias tayo sa LGD, mabait sa akin yung mga taga-LGD na yun.
homeboys. Homeboys ka yan. Literal na homeboys ka yung mga yan. As in, yung tipong nakakasama kong kumain ng dinner. Ng dinner yung mga yan pag nakikita kami sa ibang bansa. Pinaka-close ko dyan, syempre, yung may Facebook. Isa lang naman may Facebook dyan eh. Sino? Si Xto ba lang may Facebook dyan? Ah, seryoso ba? Ah, bawal niya kasi Facebook. Walang Facebook sa China, boy. Oo nga pala. Walang Facebook, sila Ami, sila ano, Malaysian. Malaysian sa Xnova, di ba? Sa Xnova, Malaysian. Yung una ko naging ka-close ko na lahat. Sino ba nag-i-English siya kanila? Sa Xnova lang? Sa Xnova. Interesting. Si, ano, Genway. Pero grabe, kawawa talaga yung Terrorblade dito kasi Tide, Lion, Timber. Hindi ko nga napansin na nakalusot yung Timber. Kasi ang binan ng Vici Gaming, if I'm not mistaken, is the Medusa. Tsaka Phantom Assassin, second phase ban nila yon. And hindi naman nila maiwasan isipin na ang dami pang options ng EG, kaya iba yung hero na binan nila, and oh, nakalusot nga yung Timber. Ano, so, Pili ko pakita mo sa kanila, ganun mo sa camera. LGD kuya D. LGD, ay nako, LGD. Kain-kain lang yan, singa mo. Pili ko, back to pro gaming ni LGD kuya D. Actually, kasama namin si Miracle dyan, tsaka si Shango. Bakit na, PvP esports, ano si Miracle? Resurgence. Ah, oo nga pala. Heist. Ngayon, nasa ibang team na naman siya ngayon. So, American, di ba? Complexity siya, di ba? Kasama niya si... Oy, ano yun ah? Hindi naman na-inside info to yun, no? Kasama niya si 343. Hindi naman na-inside info yun, eh, no? Na nag-complexity siya. Or na-announce ba? Hindi ko alam. Feeling ko, medyo ano, na-announce na yun, eh. Dami na kasing picture, eh. Pero yun na nga, mga kaibigan. LGD versus VG Gaming. Labag niya sa chat kung sino ang gusto niyong manalo. Ako piling ko talaga LGD. Sa lineup eh. May Timbers kasi. Timbers, Terrorblade tsaka Kunkka. Papatagalin no? lang yung, ay wag mo patagalin yung laro. Puntahin mo lang yung Timber lagi sa lane ng TB. Mahirapan na yung TB. Tsaka yung kagandahan, actually, wala siyang pakialang kung ano lane. Diba? Kahit yung, ang masama nga doon kung iniwas sa Rico at late pick yung Timber, may apat na hero na yung protektado. Kita niya na yung matchups. Alam niya na yung mga ano, isang lang pwedeng kumontra. Pag ang masama doon, pag yung Dark Seer yung lumain sa kanya, nag-decide yung VG Gaming na palawagin lang yung buhay ng Kunkka at Terrorblade. Free towers yun kung ganun. Kasi alam niyo naman, Timber, so wala makapigil sa kanya. Pakilala natin kung magamit LGD. Ame, ang Juggernaut dito. Si Timberson ni Maybe, Xnova, Lion, FY ang Taskar, and Chalice ang Tidehunter. Inside naman, kabilang in-check, VG Gaming, Terrorblade. Pwede ba paki-F5 direct? Mahirap basahin yung mga pangalan nila. Yan! Paparazzi on the Terrorblade, DY, or Dai daw. Oracle ang kanyang gagamitin. Orion the Kunkka, Fade, with the Earth Spirit and Yang sa kanyang Darkseer. Parehas powerhouse ng China tong VG and LGD. Ngayon, arguably, the best two Chinese team. Yeah. Kala ko ba e-home? Hindi, e-home yung ano eh, parang sayo. Favorite ko na Chinese team yun. I mean, favorite ko na Chinese team, pero hindi ko close yung mga. Yeah. Pero respect the MC, diba? Respect the MC. Top 2 teams, LGD tsaka VG pa rin. Ito, FY. Kahit sino player ng e-home, gusto ko yung e-home. Ito, si Tasking. Sila Burning kasi yung dati, dahil kay Burning yun. Coach nga pala siya doon. Ay, hindi. Player siya ng e-home dati, bago naging Ngayon, coach siya ng Aster, si Burning. Pero grabe yung e-home days dati. Walang tumatalo sa kanila. Malakas yun sila, MMOI dati. Ilang bounty runs yung nakuha ng LGD? 3 ata. Ay, hindi pa nakukuha isa. Nandun po, ayan po, may icon pa doon. Oh. Feeling walang ko, kumuha ng bounty runs. Kakaiba. Feeling ko, tingin-tingin din sa mapa eh. Ito si F1, nalagpasan niya kanina. Kala niya ata kinuha na ni ano. Ni Lion, kaso nag-block si Lion eh. Pero yun na nga, Timber, dun sa middle lane. It's a favorable matchup para sa kanya. And sa baba naman, maiiwan si Tidehunter mag-isa. Laban kay Darkseer, tsaka kay Tusk, ay kay Earth Spirit na medyo masakit din niya. Masakit ng combination na yun. Masakit, masakit, pero... Uy! Ayan na si F1. Ayan si, ano yan, Tasking. How dare you pick Terrorblade against Tasking? Oo, kahit sinong hero daw eh, sabi ni F1. How dare you let me play Tusk? Yeah, magaling talaga si FY, VG Gaming this time. Di ba dyan sila naglaro dati? VG, si FY, si Burning. Ano ba yun? Sinong combo yun? FY Fenrir yun, diba? FY Fenrir. Best support duo nung China dati. Pero grabe talaga, Tusk. Doon na buo si FY, God. Doon naging God si FY, bago. Itong LGD dati, player nito, sila Yao, sila DDCD, sila Shawit. Yun, ano na sila? Top Dogs. FY, one of the best post 4 sa China. Di ba ang LGD? Ang LGD, ay hindi nag-champion, di pa nag-champion ang LGD. Di ba? Na TI. Vici, tsaka... Newbie. Vici, Newbie, Wings yung nag-champion. Tsaka IG. Tsaka IG.
Pero ito, kawawa yung kuka talaga sa mid. Bugbug kay Team Reso yan. Pero kaganda naman sa Vici Gaming. Maganda yung start ng Darkseer nila. Pero top lane, Metamorphosis being used. Para na, para mag-back ang LGD. Baka kailangan muna nilang patapusin ang Metamorphosis duration. Dahil mahirap talaga labanan simula ang Metamorphosis. Grabe yung bonus damage niya. Pero itong kuka, ito lang yung lane na talaga mabubugbog yung kuka, no? Usually sa mga mid lane matchup, Baruba lang Kunkai, Kunkai nang babarubal. Dalawang hero lang naman yung kaya lumain talaga kay Kunkai. Timber tsaka or ano, OD. Kaya nakabay yung OD kanina. Napapalubog-lubogin lang. Actually ako, yan paborito kong hero sa Dota dati. Kunkai, OD. Kung nagko-competitive pa ako, Kunkai Lord sa Kuboy. Lahat ng Kunkai, isang series, nagabit ko na. Kunkai support, Kunkai mid, Kunkai offlane, Kunkai carry. Mga kinungka kung ka ko na. Boy. Pero daya nga nun kung ka offlane, nakapag-stack ka ng Spirit of top lane. It's gonna be the Earth Spirit. Target ng LGD. Sabi mo dyan kuya na mahirap gamitin itong si Jagan. Dali lang, iikot ka lang, press play fury lang, boy. Tapos nikita mo yung kalaban. Sabi ni Ami, ganito mag-jagger notes. RTC note ka lang ha, note ka kung paano mag-jagger na ta. Ito, FY. Habulin ng Terror Blitz at Oracle, pero walang Metamorphosis. Wala siya, hindi nila mahuhuli yan. Wala silang pang chase eh. Tsaka may shirts din pang harang ng mga pathways. So early 1k gold lead going in favor of LGD. Gabi, ito. 3 minutes in. Tamang Darkseer lang. Classic creep cut sa likod. Ito walang pakialam yung Tide Hunter dito sa matchup na to kasi perfect CS din yung Tide Hunter. Kaya na nangyari. Tsaka ang masama doon for the Tide Hunter. Hindi niya napipigilan yung magiging pressure ni Darkseer mamaya. Kasi simpleng Tidehunter lang naman siya. Hindi niya kaya talagang pigilan niya. Hindi siya tulad ng mga Weaver na pag nagpakita yung Darkseer sa lane, medyo kaya niya bugbugin yun. Ngayon yung Darkseer, free game siya sa may bottom lane. Mamaya pagdating niya level 5, Matic may pressure dyan sa tier 1. Well, ang bilangan din nila kasi dito is kung ano yung magiging impact ko sa engagement. And of course, alam naman natin, mas madaling gamitin yung Tidehunter kesa sa Darkseer pagdating sa 5v5. Yeah. Press B to win. Press B to win. Just Ravage. Isang ultimate lang ang tatapos sa teamfight. Kawawa din yung Terrorblade kami, hindi siya makakapag-sunder. Kasi punong-puno ng damage yung lineup ng LGD. Meron kang Finger, meron kang tatlong damage. Hindi rin pwede masyadong i-risk yung pababain yung HP. Tapos meron pang Walrus Punch, di ba? Ang dami nilang ano, ang dami nilang utility para dito kay Terrorblade. Ito yung downside ng pag-first pick kay Terrorblade. Eh, pero kasi parang deny pick na rin yan eh. Parang port anyway. Port ban ba? Respect no? Respect TMC. Kasi nakakatakot din yung terror date ni Ami. Parang third ban mo yan. Kasi pag pinili mo yung pag against LGD, hindi mo pwede bigay terror date. Parang mo na rin sinabing gusto mo pumangga sa tindi. Pinili ko may parang isang mid. Pinili ko lang. Patay talaga. Dotang-dota. Oh, babay tumamay pa. Oh, dalawang port su. Babay, di ba? Ginagawa nyo rito? Akala nyo ba kaya nyo ako? Pero sobrang ano ah, commended si Kunkai doon, ang ganda nung juke niya. Kasi 'di ba pagka X-marks niya, tinoret niya yung spot niya. Talagang hinintay niya yung snowball. Grabe yun, may mga ganong kaliliit na bagay. What separates the normal player from the professional? Sabay umiwas lang si FY ito, no? Nakakaw bounty rune ka, boy. At tatlong bounty rune heading, actually apat yata heading towards the way of LGD. Nakuha ba yung ano kanina, yung bounty rune na hindi nila kinuha kanina? Ayun, apat nga na bounty rune ang nakuha ng LGD dito. Level 6 na yung ano, yung T-Bear sa mid lane. So expect yung ano rito ha, aggression. Kasi may chakram na to eh. Sabog mukha ng mga magpapakita dyan. Kaya nga binabantayan na siya ng FY para lagi silang may kill threat dito sa middle lane. Pero yang, sa kanyang Earth Spirit sabi niya, hindi, paprotectahan ko si Kunga. Ano ba yung tanong mo, paring Prince? Paring Prince AJ Cañete. Sorry, di ko nakita eh. Hindi nakakita din sa ano natin eh. Pero Darkseer level 6, ito na ang chase nila rito. Tingnan natin kung makakatakas ba. Standing ng TNC, hindi na mahalaga standing dito kasi ano yan eh. Magbakan. Playoffs, wala namang bilangan ng panalo sa playoffs. Ang mahalaga, manalo lang yun. Pero nasa loser's bracket sila. No, loser bracket. Kalaban nila bukas, Aster. Naglagalo. Sila Sylar, ang kalaban nila bukas. Sila best Bobo of 1 yun, di ba? XXS, oo. Best of 1? Apat na best of 1, tapos dalawang best of 3 yung laban bukas. Sa series, ay sa playoffs. Yun ang totoong bakbakan. BO1, TNC vs. Aster. Pilipinas laban sa China yun, mainit yun. Alam niyo naman. Naglaban na nga yung TNC tsaka BG. Tsaka yung TNC e-home din naglaban. Ay, oo. Hindi, maganda kasi doon. TNC e-home pala. Yung Aster nandun sa Burning. Ah, oo. Kaya mainit. Si ano, si... Ang tawag, Ambassador Burning. Si Boy Bobbits.
China Boy. Birmingham, yun ang paborito kong player, all-time favorite player. Oh. One true Lodi ko yun eh, si yun Bernie. Ano, yun ang OG carry, no? Si Goat, Bernie, hindi mapigilan sa pagpa-farm kahit anong hero. Anti-mage, anti-mage lord, anti-mage god. Naman. Anti-mage god, Bernie yan. Pero tingnan natin dito, nasa si Terror Blade dito. Si Leap, may lagay mo nga sa network, pare. Ayan, may dive tayo sa may top lane, FY, the Tusk King. Mamamatay si paring Oracle dito. All three leading heroes are the network. Uy, mukhang dead boys. Dead boys si Ori dito, pero may barko. Wala, barko lang yan. So, delay din na inevitable. Oo. Na pagkamatay niya. And, wala naman. Tamang chill build lang. Tapos sinalo yung buong combo. Walang kwenta. Walang bawas. Parang ano lang, no? Normal na araw lang. Yan. Tanggap-tanggap lang ng barko. Buhol ulit yung buhay. Oh. Tapos ganyan-ganyan. Chakram-chakram lang. Mamaya, pag nasa tori na naman ng kumpay yung mga creeps, na-dive niyo na naman. Normal lay sa OPs. Para kay maybe. Dyer's middle tower is under attack. Tsaka kung ka-player din kasi si Maybe, so kabisado niya yung matchup na yun eh. Pero ito. Yap. May sagot na ng Peachy Gaming. Lalabat. Meron ng Soul Ring, meron pang Arcane Boots ha. Never lose mana yan. Pero lalaban sila dito. Tinatiming nila. Inaambahan nila ito yung Berso. Pero sabi ni FY, paprotektahan ko ang Team Berso sa mid lane. Hindi ko makita yung ano, yung Terror Blade ko na. Saan din na siya lumalabas? Yung Terror Blade nasa jungle, may triangle camp. Hindi niya kasi kaya lane niyo ano eh. Juggernaut tayo na ito. Kapok! Omnislasha! Habol, snowball. Wala kang takas, boys. And 2 TPs, pero mamatay pa rin siya. Oo. And 5K gold lead going in the way of LGD. 8 minutes in. 1K kada kill, no? Yun naman. Walang pinanalong lane yung ano eh. Oo. Yung Darkseer na force out pa sa lane. Kasi kailangan niya tumulong. Yung nagulat ako eh na wala yung Darkseer sa baba. Hindi pa nagagamit yung Ravage dito. Dire structures. Eh, wala kang hindi niya gamitin eh. Timber sa mid, enough na eh. At least dito, tatlong linya na pressure ng LGD. And sa totoo lang, iniisip ko rin paano papatayin yung Tidehunter. May bloods na siya rito. Yung damage ng BG Gaming, kung ka lang. Ayan, network nagre-reflect. Tatlong lane, tatlong core ang panalo. Ori, being zoned out sa middle lane. And it's gonna be the tower being taken by LGD. Pero they're gonna mount. Parang easy juggernaut game, ha? Form of defense, oo. Easy juggernaut game talaga to. Basta wag nila paabuti late game. Pero kahit usapan late game, patay lang eh. Baka umabot ng late game sa ganitong pace ng laro, ha? Dyer's middle tower. Yung pressure ni Timberso. Tapos kung ka nga, hindi na makapagpakita sa mid lane eh. Uy, yung ganda na itong bubuhin ng Timberso, ha? Holy Locket. So magiging physical damage na lang talaga yung threat sa kanya. And kung usapang physical damage, bubuo din naman ng Crimson Guard. Itong Tidehunter, so malilimit talaga lahat ng sites ng damage ang BG Gaming. And Taskar waiting for the opportunity to strike dito, tignan natin. And the tier 1 tower, the mid lane will fall. Timber, so patuloy pa rin sa kanyang pre-farming spree dito sa mid lane. Wala pa rin ng kalaban dito. Oo nga, nakalakit yung Timber. Na-identify ng Timber na sobrang lakas nila. Yung mga lakit, usually you go for that build kung gusto nyo tapusin na maaga eh, kasi value item yung mga yan. So ito nga, yun nga. Tsaka laging question mark yung damage ng BG Gaming kay Timber. So kung hindi nila mapatay yung Timber, pili sila ibang target. Tidehunter, hindi nila mapatay. Sure. Kung yung Juggernaut yung target nyo, ay malamang dito. Ito, may nahuli. Na-tag team na kuya mo rito. Pag nabuhay, dinaya. Ayun, nag-sagoship ko nila. Tignan natin kung maabuti siya. Sander, ready to pass. Oh, nagamit. Nagamit ng Sander niya rito. Pero there's CC continuous change. Tignan natin kung maabuli dito. Oracle, babe, subukan pigilan dito. At mukhang Oracle ang mapapatay dito. As the Timber, so we'll just continue to go for the chase. Dadaan ka pa rin sa Beyblade. Hindi lang siya tinamaan, pero dumaan pa rin siya. At mausay ng play. Hop, killer plus over move. Hanggat may puno, habol yan. Pero yung Torres sa baba, nakuha na ni Tidehunter. 8K na yung kalamangan. Yung grabe yung network ng Terror Blade, 3,400 lang. Juggernaut, almost double. Oo. Ano ba build niya rito? Battle Fury siya rito. Good choice. Pero yung ganda ng choice niya, yung nanya yung Yasha. Para may continuous pressure lang. Para na pwede siyang iwan na sa may top lane. At samahan ng mga kasama. Speed din naman yan eh. Oo. Para masamahan ng Lion, tsaka Tusk yung Timberso. Kasi Timberso yung pinakamaling. Sobrang kasing untouch ng lane, kaya kaya niyang mag-afford niya muna mag-Yasha bago mag-virtually. Gusto mo magmadali ng farm eh. Pero huwag ka mo magmamadali kung na yung number one in terms of overall farm. Huwag ka, bibili ka ng item para tuloy-tuloy lang ginagawa mo. Saka 4 level gaps yung Terror Blade dito. Level 6, level 10.
Tsaka maganda kasi yung matchup eh. Walang gagawin yung Terror Blade sa kanya eh. Pag pumunta sa lane. Ayan, kasama walang gagawin. Terror Blade. Wala siyang kaya gawin dito kay Timberso. Naku, delikado. Itong, ano, uwi ka na. Fountain ka na lang mag-palm. Shoutout pala kay Post smoke, smoke. 8. Smoke. Smoke on smoke action. Ay, hindi pala. Isa lang. Feeling ko, ultra kill sa Timberso. Grabe naman yung prediction. Ultra kill sa Timberso dito. Tingnan mo. Ako, triple lang. Dalawa kay Jagger. O kaya may isa sa support. Ultra kill. Kahit ba, ultra kill sa Timberso kaya sa Jagger. Feeling ko bigyan nila yung kill kay Lion talaga. Ultra kill talaga to eh. Nararamdaman ko eh. Ultra kill to eh. Marco. Pero sinisnowball lang. Panis. Pero ito may wall of replica mula kay Darkseid. Lalaban ba LGD? Kailangan nilang umarot ng proper position ng FY. Napatay na ni Oracle. Tingnan mo ah. Tignan mo ha, pasoldering siya! Napatay si Kinder, only slash, double kill. Ayan na, number one. Isa pa lang, wala. Hindi tayo ng pre-kill. Wala, maganda yun. Terror Blade nag-teleport, pero naka-meta to, pero siya may tumatakbo. Uy, kailangan niya mag-ingat dyan ha. Isang Gush Ravage combo siya dyan, kahit may Ravage, kahit may Thunder yan, kaya nang patayin ng Tidehunter yan. Oh, malakas ang Tidehunter ngayon eh, no? Oo. Lalo may Bloods pa. Yung Bloods, kasi sobrang nag-benefit yung Anchor Smash mo dyan. Yup. Tsaka ano siya, para siyang ano dati, para siyang si Enigma dati na tumatayo lang doon sa lane. Parang tuloy-tuloy na pressure lang. Ngayon yung Tidehunter nagiging ganoon yung playstyle. Kasi dati yung ginagawa ng players, rush ng mech, tapos 5-man. Ngayon pwede mo siyang iwan sa isang lane. Nakakita na nila si Bibi. Uy, nakulong! Naharangan. Nabigyan ng Ingerino! Ex-Nova is on a killing spree. Napakasarap nung Terror Blade para kay Lion. One charge! One charge. Plus 50. Plus 50 damage sa Bing. Di ba, ewan ko nung plano dito ng BG Gaming. Dire's bottom tower is under Turtle attack. Gaming sila dito. Farm-farm na kanilang jungle. Pero, ginagawa ng LGD, tinitake over na yung jungle ng BG Gaming. So, the question is for BG, where do they exactly farm? Kasi yung Juggernaut, ano sa farming spot ng Terror Blade dapat eh. Wala nga ma-farm eh. Juggernaut, hindi obligadong sumama rito eh. Tapos ayun na, 150 gold na lang initry niya. Battle Fury na siya. Ayun na, nakakuha na yung Torres. So may pambili na siya ng Fury. 14 minutes! Yasha Fury! Sobrang yaman no? Oo, ito, nangangarap 40, plus 40 damage daw. Yung kinuha ni Kungka, pero yung mga tao sa side ng LGD ay napakatataas ng armor. So negligible din yan for LGD. Hindi ganun kalaking power spike para sa BG. Parang nalugi talaga sila sa Timberso na pick eh. Oo. Oh. Yan kasi talaga yung sagot kay Terror Blade eh. Yun ngayon nagtataka ako, paano siya lumusot sa draft? At lalo na kumuha pa silang Kungka. Baga dalawa na yung na-counter. Oo. Oh. Or baka pinalusot nila, kala nila kaya nila yung kasi may Tidehunter na. Niisip nila, may Tidehunter Taskar. Sure na offlane na yung, ano, yung Tide. Parang di naman nila inisip na maglagay ng, maglalagay yung LGD ng mid lane Timber. Sabagay, hindi rin kasi popular sa China yung ano, mid Timber. Dito lang sa hot station. Pilipina lang yun yata eh. Yung mga Pilipinong teams ang ano eh, ang hihilig sa Timber mid. Kaya ako taban yung Timber dito pag may Kungke. Kunat no, Timber ano, Timber Tide yung frontline, may Taskar pa. Oo. May Bloods pa, Diyos ko Lord. O to, lalaban oh. Ay, oh! Pasan, pasan. Ako po nakulong si DY! Wala kang takas dyan, Walrus Punch! Nakiesa, nakiesa. Uy, nakita nila si Ori. Nakita nila si Ori. Oops, kita ka Ori. Di kita yun. Kita ba? Kita. Wala. Respeto, respeto. Masyadong malayo. Ilayo din kasi nung ano eh. Yung mga supports niya. Yung layo nasa baba eh. Armlet yung gusto ng Kungka rito. Pero parang malayo pa siya sa armlet. Usually, di ba may armlet na ng ganitong uras si Kungki? Tsaka against kay Timber, mag-armlet ka. Medyo question mark yun ah. Pero dito kasi may bottom lane. Pakikita nila si Papa Razzi. And napakita na stun nila yun! Omni Slash! Oh my god! Uli makaroon ni Double Kill! Tignan natin kung mapapatay pa nila rito! Isa palang pala yung napapatay Dominating! There's a Ravage! Pero wala ganda naman! Impale! Juggernaut! Chop chop! Chup chop! Sandwich po! Salipin yung Timbers oh! Ayan na! Uy! Nabuhay pa pala si Young! Napakarami nung heal na yun! Para dito sa Juggernaut mga kaibigan! And look at this! The chase continue! Darkseer makakatakbo! And that is your Terror Blade going down once again. At sobrang less than 50% na siya ng overall farm oh. Nung
Juggernaut, ha? Ang hirap niya narito talaga. Bound na bound sa limot. Etong si Terror Blade. Parang wala na yung Terror Blade na lang yung pangalan niya. Hindi na nakakatakot eh. Hindi nakakatakot sa Terror Blade. Ngayon, Blade na lang siya. Yung ano yun? Ginawa siyang Beyblade. Yung Juggernaut natin, meron pa Blade of Fury. At least yun nagagamit. Yung Terror Blade, wala eh. Pada lang siya. Tapos grabe yung layout kanina. May sarili siyang ravage. Hindi niya kailangan tayo dahantan. Wala itong may barko. Pero ako na pila rito. Yung Roshan dahil nga barko lang at metamorphosis ang kailangan ng VG Gaming to contest, pero the moment na mawala yun, rush ka agad for LGD. Grabe yung win probability, 99 ba to o 100? Dire's top top is under attack. Tapos na to pag umabot ng 100 probability. Up nefy, kita niya lahat. Wala, napatay na to. Siyempre patay yan, bone na bone sa DMG damage. Double para sa Timber. Hindi na niya sinubukan eh, no? Nanood na lang. Ito ah, angat na siya rito. Grabe, 12,000 yung Juggernaut. Yung ano natin, net worth ng Juggernaut natin. Ganito daw mag-Juggernaut talaga, sabi ni Abby. Ano sinasabi mo ngayon mo ni Juggernaut, Bar? Depende lang sa matcha. Depende sa ano yan, sa gumagamit, hindi sa matcha. Pero ito, susubukan nila mag-defend. Kinaumbuhan, kinaumbuhan. Kaya na lang maglaban-laban. Sabi niya, kaya na lang maglaban-laban niya. Hindi namin kayo kaya. Kaya na lang, labanan niyo yung mga sarili niyo. Fight me! Pero, wait, nag-tibid na sa may band ng likod ng puno. Ayaw na mag-dota ayaw na mag-dota ng manalit. Nanonood na lang sila eh. May ravage pa yung Tidehunter natin. Ito na nga. Ang harap lang si Chalice, wala siyang ginagawa rito. Wala nang pakialam. So, walang kadrama-drama yung Tidehunter, Blink Dagger lang. Days pa nga, gusto niya bilhin next item. Ay, ang ganda yan, no? Right-click build. Pop game. Pero pop game ano, build. Kung sensorisoy niya, pwede siya mag-shive. Pero wala eh, panalo sila eh. Hindi naman sa panalo na, pero sobrang laki kasi na advantage yan. Pero mamatay siya rito. Iwan Tidehunter. Alam ko magra-ravage pa eh. Akala ko ravage, tapos lapalagpas na yung 2v5 nila ni Timber eh. Feeling ko pwede eh, no? Feeling ko nga, pag ni-ravage yun, ubos yun eh. Oo, pero nakuha na nila yung objective, wala na yung rocks ng VG. Oo, sabi niya, oh, ito nga yung build ni RTC kanina, gagawin ko na. Parang wala naman, sabi. Battle Fury plus SNY will be the choice for the Juggernaut. 14-15k net worth yun, tapos malaki pa yung lead sa kill. Ayan, Darkseer, may sarili na siyang Bloods, pero where is the pressure gonna be for VG Gaming? Mukhang hindi sila makalabas ng base. It's only the Konka plus the Oracle na nasa labas. PSG, LGD, protecta lang kay Juggernaut. Showing you how to play some dotes, mga kaibigan. Uy, may mukhang gagawa sila ng play dito. Nagkukulang sila sa may top lane, pero Ame just pushing out the middle lane para mag-back na naman ang VG Gaming. Problem, wala silang TP and Chalice. Makikita nila dito. Go nila, the Metamorphosis is committed to, plus the bow. This time may Ravage to, may Ravage connecting on each and every one Timber. So on the prowl, Taskar will take down one. And that's the Oracle Gun, mga kaibigan. Here comes the chase. Tignan natin dito, Lion continuing. Here comes the Mass Surge. May mahuhuli silang isa. Tignan natin kung ano mangyayari. Darkseer, here comes the Snowball. Papunta rito sa ano, and the finger coming in from Xnova. Unstoppable, GG will be called just like that, and LGD showing you how it's done, how to easily defeat a tier 1 team, mga kaibigan. And 20-minute game, LGD takes game number 1 of this best of 3 series just like that, parang walang kalaban. Kala mo nag-AI eh, no? Tingin mo, 18-3, 20 minutes, 24 seconds, outdrafted eh. Tanggalin mo yung sounds yan.